Hi guys, John Teki here, and today tayo naman ay magdu-dual boot ng ating Legion Go. So as you may know, na pwede nyo siyang lagyan ng Steam OS. Kung kayo ay galing sa Steam Deck at nag-upgrade kayo sa Legion Go, then benta nyo na yung Steam Deck nyo at gusto nyo yung UI ng Steam Deck, no, o yung OS niya, no, kasi ayaw nyo mag-Windows. Pwede nyo siyang i-dual boot and magagamit nyo siya as Steam Deck OS, no. So, ito yung Basite OS na tinatawag. Madali lang naman siyang gawin, medyo matagal nga lang, tsaka konting tiyagaan. Okay, so test tayo ng game para makita nyo lang. Nakikita nyo yung performance overlay niya, same na rin ng Windows, ng Steam Deck, no? Yan, performance overlay. Pwede nyo palitan yan. Off, on natin siya. Yan, para na kayo naka-Steam Deck talaga at more powerful pa performance nito. Yan, ito. Pwede nyo rin siya i-sleep in the middle of the game. Natin. Yan. Tignan nyo lang mawala yung ilaw. Then, pag in-on nyo siya, then yun left yung game, dun pa rin siya lalabas. So, yan. Napakaganda. So yun guys, turo ko sa inyo kung paano. Very easy lang naman siya. Okay, so andito na tayo sa desktop natin, no? So instead, ang first natin gagawin is kukuha tayo nung pang-partition natin. Lakay ng browser nyo. Tapos type nyo yung IM Magic Partition. Dito sa first link, download nyo lang tong free version. Then install nyo. Sa akin, naka-install na siya. Ayan. Here. Then open nyo siya. Tapos, papartition natin yung ating SSD. Sa akin, nakapartition na yung SSD ko. Nakabukod na yung game files ko. So, ito. Dito ko ilalagay yung SteamOS o yung Basite OS. Right-click lang sa, then resize. Tapos, dito sa option na to, drag nyo lang kung ilang size yung gusto nyo ibigay sa Steam. Sa akin, siguro 100 gig. And, like, okay. Then, apply changes. Yan lang siya. Mag-auto restart yan. Then, ipapartition niya yung SSD nyo. Backup drive. Okay, so once nag-load na yung Windows 11 natin, ang kailangan naman natin is download natin yung Basite OS. Then, type nyo lang yung Basite. Yan. Ito, sa first link, yung Basite na yan. Download Basite. Yan. Tapos, hanapin nyo kung anong handheld meron kayo. Sa atin is Legion Go. Yan. Then, dito sa desktop environment, KDE. So, parang Windows OS talaga yung itsura niya. Yung Gnome is ibang klaseng Linux yan, para siyang Ubuntu. So, KDE tayo. Then, download nyo na siya. Okay, so habang nagda-download siya, download tayo ng Rufus para ma-flash natin yung ISO niya, no? So, gagamit tayo ng USB. So, download nyo yung Rufus dito. Scroll down dito sa pinakataas, yung 4.5. Yan. Okay. Of course, kailangan natin ng USB. So, make sure na 8 gig pataas siya. 16 gig will do. Yan. Natin yung USB natin para pag okay na yung ISO ng Basite, pwede na natin siyang i-flash sa USB. Okay, once finished na yung download natin, so need lang natin na i-run yung Rufus. Click yes. Tapos make sure na may flash drive tayo. Turn nyo lang yung update nya. Pwede update. So ayan, halimbawa ito yung SD card nyo. Then, select nyo yung ISO nyo. So yung Basite natin, open nyo lang. Ayan. Tapos sa label, gawin na lang natin Basite OS para hindi tayo mali.
Yeah. Once okay na yan, set default nyo lang everything. So yan, then start. Tapos, right image recommended. Then yan. So since na, ano ko na to, na-flash ko na. No need to repeat this, no? Na lang natin. Basta start nyo lang siya, then mag-auto load na yan. So anyways, once okay na, kailangan natin mag-shutdown. Okay, once totally shut down na tayo, no? Hold nyo yung up volume, then power. Umilaw na yung controller natin, ibuboot niya na yung BIOS options natin. No? At dito sa BIOS options, punta kayo ng BIOS setup. Ayan. So dito sa more settings, configuration, scroll down nyo, then hanapin nyo yung yeah. So ito naka, by default naka STT to, no. So kailangan yung gawin na stamp. Yan. So after niyan punta kayo ng security, scroll down niyo lang sa security boot ay disable niyo lang. So ito naka-enable yan by default, then disable niyo lang siya. Okay. Tapos pwede na natin exit, then save changes. Load ulit yung Windows natin, no? Kailangan natin i-shutdown siya ulit. Okay, shutdown very quick. Okay, now hold power volume up, then power ulit. Sabihin lang yung volume up. Ilaw, bitawan nyo na. And dito naman tayo sa boot menu. Tapos piliin natin yung ating flash drive, which is SanDisk sa akin. Naan nyo lang yan, maglo-load yan ng medyo matagal, no? Alright, so once nag-load na tong window na to, no? Choose lang tayo ng language natin. So by default is English. Continue. Ayan. Tapos dito sa user settings, click nyo lang siya. Then, type nyo lang kung anong user ang gusto nyo. By default, ginagawa kong deck na lang yan. Then sa password, any password will do. Then, click done. So, nakikita nyo, medyo maliit ang font nila. Tapos, dito sa installation destination, yeah, if nagre-require siya ng network sa Wi-Fi, since nakapag-setup na ako ng una nito, no, pwede kayo mag-setup ng Wi-Fi dyan. Ito, click nyo yung wireless, then select nyo yung network nyo. So, ayan, lalabas naman dyan yung Wi-Fi niya, no. Tapos enter niyo yung password niya. Since nagawa ko na to dati, is hindi na siya magre-required ulit. Balik tayo ng installation destination. Ayan. So dito, medyo kailangan natin ng mga commands na ita-type, no. So i-click niyo yung SSD natin. Click niyo tong advanced custom. Ayan. Tapos done. Okay, so dito sa free space, yung generate natin na partition, click nyo dito sa plus sign. Ayan. So make sure itong GB nya is naka MB. Then gawin yung 300 lang to, no? 100 megabytes lang siya dapat. After nyan, dito sa drop down ng file system, gawin yung EFI, system partition. Tapos dito sa mount point, type nyo yung slash boot slash EFI and okay. So magkakreate siya ulit na another partition. Then click nyo ulit yung free space nyo and sa plus sign ulit. So leave nyo lang to ng file system nya ng ext4. Sa mount point is type nyo lang slash then boot. Tapos dito is gawin nyo 1 gig lang siya. Type nyo lang is 1. So, okay. And then click nyo ulit yung free space nyo. Then plus sign ulit. So change nyo naman yung file system nyo ng
BTRFS. Okay. Tapos, mount point is slash lang. So, makikita nyo rito, nag-upload siya ng BTRFS na volume. Yun lang siya. Dito, click nyo yung plus sign. So, mount point. Click nyo slash bar. Tapos, click nyo ulit yung plus sign. Then, sa mount point naman is slash bar slash home. So, yun lang ang gagawin nyo, no? Yun lang maigi kung tama yung mga nalagay nyong mga pot. Yan. Then. So, once okay na yan, click nyo na yung done. So, yan. Once okay na, then proceed na tayo sa begin installation. So, ito, medyo matagal lang to ng konti, no? Balikan na lang natin siya if tapos na. Alright, ngayon tapos na yung installation. Punta na tayo dito sa reboot system. Ayan, dito lalabas yan. Continue na lang siya. Okay, so yan. Nag-boot na yung ating Asite. Next nyo lang to. Gamit na. Yan. So dito, pwede nyo piliin kung ano yung mga gusto nyo pa-install. Like, Emudec, Sunshine, yan. Nasa inyo na yan kung ano mga gusto nyo i-add-on. No? Pero tayo, ang importante lang is yung Deki Loader. Kasi dito natin kukunin yung TDP or yung wattage ng customization ng Legion. Ayan. And install. Tapos dito, piliin nyo yung classic. Then, finish. Ayan. So, magre-require siya ng password, no? Yung password na ginamit natin kanina. Oh, ito lang. Password ng... And, okay. Password. Okay, once loaded na siya, click nyo lang yung next. So yan, ito yung mga applications na gusto nyo pang i-install. Nasa inyo na yan kung gusto nyo ng web browser, simulation, streaming. Ako, tsaka na lang natin gagawin yan. Na tayo. Then click next. Tapos yan, hold na tayo. Na lang natin yung done. Okay. So ang gagawin naman natin is open tayo ng terminal. Yan. So dito, type nyo lang just update. So mag-update yung mismong base site natin, no? Magre-require yan ng yes or no. Yes nyo lang siya. So, habang nagda-download siya ng update, punta tayo ng browser. Then, search nyo yung Legion Go tricks. So, sa first line, yun nyo siya. Tapos, scroll down nyo sa resources. Then, so, dito, ang kailangan natin i-open is ito, yung Deki plugin. Bagong window. Tapos, next nyo, RGB para makustomize nyo yung natin. And ito, yung simple Deki PDP plugin. Yan ang importante kasi para ma-customize or ma-setup nyo yung TDP. Yan natin siya kapag tapos na. Siguro while waiting, install na natin yung mga plugin, no? So, balik tayo dito sa GitHub natin yung kanina. Dito sa HHD Deki. Scroll down nyo dun sa quick install. So, copy nyo lang to. Ayan, click nyo tong copy. Then, dito sa terminal, open kayo ng bagong terminal. Ayan. Sa baba, right click, then paste. And enter. So, magre-require siya ng password, yung ginawa natin kanina. Okay, updated. Yung isa naman. So, yung RGB. Hanapin nyo yung quick install. And ito. Copy. Paste nyo. Okay. So, update na din. Yung last one is yung TDP. Simple TDP.
scroll down nyo lang siya. Ito naman kukunin natin yung install simple techie.tp. P terminal. Kailangan natin mag-reboot pero check muna natin yung update kung okay na. Balikan natin siya kapag ayan, so lumabas na yung yes or no. Yun lang siya, Y, enter. Okay, so ayan, lumabas na yung reboot, quit. So R lang tayo para reboot na natin yan. Password, enter. Alright, so ayan, nag-load na yung ating initial setup. Piliin nyo lang yung English, syempre. Then, time zone natin, Philippines, so and Wi-Fi, yeah. Wi-Fi. Okay, so ayan, nag-boot na, no? So, kailangan nyo lang ng Steam login nyo. So, ako, meron akong Steam sa phone. Scan lang natin ang QR code. Ayan. Okay, inin na tayo. Ayan guys, ang ating SteamOS sa Legion Go. So, ito yung sa menu options nya. Ayan. So yeah, ayan na lahat ng Steam games natin guys. Dali lang naman siya, medyo matagal nga lang. And tsatsagain nyo siya. Pero anyways, I hope you like this tutorial, no? So, hindi lang tayo sa Steam Deck nagdo-dual boot. Pati na rin sa Legion Go. Para ma-experience nyo yung Steam Deck UI. So ayan, I hope you like this video. Please like and subscribe, pa-share na rin po ng video. And see you again to the next video guys. God bless everyone.